dinesignate ng Anti-Terrorism Council as terrorist. Sa tingin nyo, enough na basis yung mga allegations sa kanya na-involve na crimes niya para i-deklara siyang terrorist? At ngayon, deklarado siyang terrorist, ano yung implication sa kanyang sitwasyon ngayon? Base sa definisyon, posibleng masaklaw ang ilan sa sinasabi nilang ginawa niya. Dahil bahagi sa definisyon ng terorismo, ang paghahasik ng lagim at takot sa isang segment o grupo ng populasyon upang sa gayon ay hindi magampanan ang tungkulin ng ilang opisyal. Ang problema ay allegation pa lang yun. Deklarasyon pa lang ito. Ang deklarasyon hindi automatic na pwedeng gamiting basehan halimbawa para arestuhin siya. Kailangan munang kasuhan. Pangalawa, you have to understand that we have decriminalized mere membership in an organization as a ground to arrest someone. Naalala nyo yung lumang batas na dineklara ng unconstitutional, yung anti-subversion law? Alam mo, maganda yung sinasabi niya dito. Di ba, same din yung sinasabi natin nung kahapon, ba, isang araw, sabi ko nga, di ba? Paano mo masasabing terorista yung tao at naghahasik ng lagim, naghahasik ng takot, terror, kung wala naman at hindi pa napatunayan? Isipin nyo na mabuti yun, di ba? Kung hindi mo pa napatunayan yung tao na pumatay, hindi mo pa yung tao na napatunayan ng kahit na ano, bakit mo nasabing terorista yung tao? Ito pa, second point. Di ba, yung anti-subversion law na sinasabi unconstitutional. Ibig sabihin nun, hindi porket membro ka ng isang terrorist organization, okay, e maaari ka ng makulong. Kaya nga anti, ano yan eh, unconstitutional tinawag yan eh. Bakit? Ibig sabihin daw kasi kailangan nagkaroon ka ng participation. Ito, paliwanag ni Chis ha, para mas maintindihan natin. The mere fact that you are a card-carrying member of an organization, if you did not participate in any of the crimes committed by the officers or members of the organization, you cannot be arrested by mere membership. Ngayong kaya yan ang isang dahilan kung bakit yung mga dineklara ng gobyernong yung NPA na terorista, they can be arrested, correct? Kasi siyempre NPA, alam natin rebellion yun, rebelde. Ibig sabihin, sila po ay umahawak ng armas. Ngayon, ibig bang sabihin nun, pagka affiliate ka, pwede ka nang arestuin. According to our law, hindi. Kaya nga, di ba, unconstitutional yung subversion law. So ibig sabihin nun, yung mga kaalyado nila, marami nagtataka sa atin, di ba? Bakit yung mga kaalyado nila sa kamara, yung mga makakaliwa na obvious naman na komunista at membro nito, eh hindi mahuli-huli at hindi makulong-kulong. Ito ang dahilan nun. Hindi ho porket sila ay membro ng the same, eh pwede silang ikulong until nag-participate sila doon sa crime. Yun ang sinasabi ngayon ni ito ni Chis. Nangalanan nila ito bilang Tebes Terrorist Group, TTG. Ang nice kong liwanagin. Sino-sino ba ang miyembro nito at may card ba ang mga miyembro dito? Pag in-allege ko lang ba na miyembro ka niyan, pwede ka nang aresto yun at hulihin? Hindi ah. Again, mere membership in an organization, even if it is declared a terrorist organization, does not per se make you a criminal unless you took part in the crimes being alleged to have been committed. Pangatlo, significant itong deklarasyong ito ng anti-terrorism. Nakuha nyo yun ha, yung anti-subversion, di ba? So, paano mo nasabing, yung, kasi ang pinopoint out niya dito, terrorist group daw. Etong si Tebes Terrorist Group. Okay? Paano mo nasabing yung ibang mga kasama ay terorista din? Even if assuming they are part of this TTG, etong grupo ni Tebes. Assuming they're part, ha, would you consider it as you are also a terrorist? Hindi. Ang sabi nga niya, no, ni Chis, even if you are a member of that group, but you do not participate
on the crime committed by that group. Hindi ka kriminal. Ito na nga ang matindi dito eh. The mere fact, the leader of that group, which is Arnie Tebes Kuno, is not even convicted of any crime. How come naging terorista siya? Oh, yun ang, sa totoo lang, dito sa part na to, medyo yun ang pinopoint out ni Chis, hindi lang niya masabi ng derecho. Council. Dahil sa kauna-unahang pagkakataon, binuksan nila yung definisyon, pinalawak nila yung definisyon ng teroristang grupo. Na madalas, hindi ba sa normal na pag-iisip, sa ordinaryong pag-iisip, isipin natin, BIFF, Maute, di ba, Jemaya Islamia, ISIS, di ba? Ito ang pinangalanan ay isang local na grupo na armado. In other words, ang direction bang pinupunta ng ATC ay sino mang may PAGS, Private Armed Group, ay pwedeng madeklarang terrorist organization? At kung sakasakali, dagdag ba ito sa mga kasong isasampa nila, halimbawa dun sa 10-11 nakabahagi sa deklarasyon nila? DOJ lamang siguro makakasagot niyan. Ito ba'y president na pwede nang saklawin ng terrorist tag ang PAGS? So, Sir Demirfak, na wala. Wala ako nun, kaya hindi ako concerned dun. Pero may ilan na sigurong concerned dun. Okay. No, it's just a concern that it's being expanded. May anan din siya. No, not really. All I'm saying is it's being expanded. It's being expanded to mean that. And it is broader than our usual concept of a terrorist group. Hindi ba? Parang, uy, hindi ko kinokontra, hindi ko ini-oppose, hindi ko kino-question. Sinasabi ko lang, dapat gising tayo na lumalawak yung definition. We will see that in the next couple of months and years. For example, in the United States, you often hear the phrases being used by the opposition, the Republicans in the U.S., saying that the Department of Justice is being weaponized, the FBI is being weaponized. So the same is true here. There is always that potential to abuse and weaponize agencies of government to silence the political opposition. I don't think that's present in this particular situation. But that gives us enough reason to be vigilant about it, to be aware about it. And as I said earlier, just be aware na lumalawak yung definition. Hindi ko sinasabing mali ang implementasyon ito at interpretasyon ito, pero lumalawak siya. Posibleng pumasok ko. But nagigets niyo yung sinasabi. Actually, meron pa siyang sinabi nga dito eh. Parang, di ba, ang isang talagang natag na terrorist group ay ang NPA. Tinatanong niya nga eh, kung yung ISIS, yung Maute, yung mga iba pang mga BIF na na-declare na ba daw na terrorist group ito ng ATC. Kasi parang mas nauna pa itong si Tebes kesa dun sa iba. Na medyo nakakapagtaka ng konti. Kaya nga paulit-ulit yung sinasabi. Although sinasabi niya hindi niya kinokontra, hindi niya inaano ang desisyon ng ATC. Pero ang tanong lang niya, masyado nang lumawak ang dahilan o yung meaning ng pagkaalam natin o pagkaalam o define natin ng isang terrorist group. Di ba? Parang, yun na nga eh, same argument na sinasabi ko nung isang araw. Mas okay pa sa akin kung sinampahan ang kaso, inantay ang proseso, sinampahan bilang isang kriminal, mas okay pa sa akin yun eh. Kasi,
hindi natin binabago o sinisira ang tunay na diwa ng anti-terror law. Parang sinira natin yung ano eh, yung magandang intensyon ng anti-terror law. If I remember correctly, man, I was still in Congress when this law was passed. Tama ba? Wala kaya ta dito sa nasa Kongreso ako noon. Sa Kamara. In yung the House. Yung bagong anti-terrorism law. Amendment lang naman yun eh. Yung dati. Okay. Dati yung anti-terror law. Ang intensyon ng pinasa yung batas na yun, kung maalala ko, yun nga, kahit naman siguro kayo eh, Maute, ISIS, Jemaya Islamiya, di ba? Mm-hmm. In fact, for the longest time, I'll give you an example. Naunang dineklara ng Amerika, New People's Army, bilang terrorist group. Ang Pilipinas, hindi pa dinideklarang terrorist group ang NPA. Di ba? So may mga ganong laro, conflict at play. Ang BIFF, dineklara na bang terrorist group? O para, di ba? Hindi pa ba? BIF, yung Bangsamoro Islamic, hindi pa? Ang Maute, dineklara na bang terrorist group? Kinalaban na natin at lahat, ha? Nakipag-gera na tayo sa Marawit lahat, ha? Nagkaroon ba ng panahon ng ATC na ideklara man lamang sa gitna ng bakbakan? May ATC na no, ba? Mas alam niyo siguro kayo may institutional memory. Pero ang punto ko lang, kailan ba yung huling nagdeklara ng terorista ang ATC? O kailang una nagdeklara? At sana kayo na yung tumingin ng listahan ng mga dineklara nila para makita natin yung klasifikasyon ng kada deklarasyon. Sen, ano na lang din po? Nagigets nyo, ang parang sinasabi ni Chief Escudero, ang intensyon ng batas na ito ay para dun talaga sa mga terorista. Rebelde. Yung nagte-terrorize. Di ba? Hindi para sa isang taong gumawa ng krimen. Allegedly. Sabi ko nga eh, di ba? Kahit nga eh. Kahit, ako sa tingin ko, kahit isang kriminal, tawagin mo lang terorista, medyo ganun pa eh. Bakit? Wala sa tunay na definisyon ng terorista. Ang isang taong kriminal, gumawa siya ng crime sa isang tao. Not talaga to para magasik ng lagim doon sa lugar. Hindi eh. Kaya nga alabo nitong ginawa ng ATC. Nasira tuloy eh. Nasira yung magandang intensyon ng anti-terror law. Dito nga eh, isipin mo, yung iba pang mga supposedly kinalaban na ng gobyerno, nakipagpatayan na tayo, hindi pa nga dineclare na terrorist group, inuna pa si Tevez. Anong tawag mo dun? Kaya kung nasa tamang kaisipan ka, yung tama lang ha, hindi ka auto-defend sa gobyerno. Kung ikaw ay nasa tamang kaisipan at hindi mo iniisip na masamang tao si Tevez lang, kung nasa tamang kaisipan ka, eh talaga medyo mali ang pag-declare kay Tevez na terorista, di ba? Kitang-kita naman eh. She, and then... Sorry ko, ako yung nagtatanong ha, kasi hindi ko rin alam. Myla. She, Myla. Okay. Hindi, sir. Yung sinabi niyo kasi na malawak. Bagong hairdo ba yan? Bagong hairdo yan. Magandang hairstyle, sir. Bago, posibleng pumasok pa rin yung dinidiscuss nyo, sir. Pero sir, di ba dati may mga argument na kung hindi clearly stated sa batas, di ba, parang hindi dapat ano yun, covered. Pero sa sitwasyon na in-example nyo, sir, kanina, paano, sir, yun? Well, may proseso naman tayo dyan sa bagay na yan. In fact, obvious naman, nakikita natin sa social media na aktibo at may abogado si Congressman Tevez. Malayang pwedeng questionin ng abogado ni Congressman Tevez ang deklarasyong ito ng ATC. Ito nga ba ay sumusunod sa provision ng batas at intensyon ng Kongreso ng pinasayang batas. He has his remedies. It's not for me to question it and to file a case questioning it. He has his own lawyers to do that job for him. Although tinatawanan niya ni Congressman Tevez at ang abogado niya, hindi pwedeng matapos sa tawa yon. Marahil pinagpaplanuhan nila na questionin yan sa husgado. Pero yung personal stand you, sir, when it comes to crafting law, sir, di ba ano, what is not... No, I read the provision of law eh. Using violence,
Di ba? In order to intimidate a segment of the population. Now, if you think of the allegations against him. Allegations, ha? Mm-hmm. Not fact. Hindi ba kung talagang siya yun, kung talagang ginawa niya yun, hindi ba yun ang naging epekto? Sabi nila, marami na nangyayaring patayan di umano ron. Hindi ba intimidation din yon at pagtanggal ng kapangyarihan o karapatan ng mga kababayan piliin yung gusto nilang piliin, iboto yung gusto nilang iboto? Kaya nga lang, yung ordinaryong konsepto nga kasi natin, armadong grupo, 911, binomba, alam mo yun, ito pinapalawak. Yung mga armadong grupo sa Amerika, armado ah, na pinasok ang Kapitolyo ng Amerika. Amerika na ang isa sa may pinaka-advanced na batas sa terorismo. Ha? Dineklara ba nilang terorista yung mga local armed groups na yon? So ito, bago to. Nagegets nyo? Actually, sa totoo lang, makikita mo dito yung ano ni Cheese. Eh. Hindi lang niya madiretso. Siguro may kaibigan siya. Di ba? Pero nakikita nyo yung punto dun. Eh yung Amerika na mahilig mang mag-label na terorista, yung pumasok mismo sa Kapitolyo nila ng mga armado, hindi nga dineclare. Ito, hindi pa facts. Yung sinasabing pagpatay ni Tevez kay Digamo, eh, hindi pa proven. In other words, ito po ay ngayon inosente pa. Because our law says, until proven guilty beyond reasonable doubt, that's the only time na masasabi natin na isang tao ay talagang ginawa niya yon at kanyang kinumit yung crime. Eh dito, wala nga eh. Wala ngang kaso. Isipin nyo, wala pang kaso, hindi nga kinasuhan, anak ng wete. Walang kaso, hindi guilty, and yet terorista. Anong klaseng katarantaduhan ito? Kaya natin ipinaglalaban ito, bakit? Maliho ito eh. Ibig bang sabihin nun kahit sinong sabihin nila? Uy, ikaw! Nag-aasik ka ng lagim! Actually, alam nyo sa total, pwedeng, kaya nga sinabi niya dito eh, ewan ko kung saan part niya sinabi dito, mali yung kaya lang natin ginamit o tinawag na terorista siya para lang mapabilis na mapauwi siya dito. That's wrong. Hindi ko sinasabing mali. Sabi ko lang, basta't alam lang at nakikita natin na pinapalawak nito ang definisyon ng terorismo at terorista sa ilalim ng batas natin. Magandang test case. At may magaling na abogado si Congressman Tevez para gawin yan. Sino yun? May additional question ka. Oh, sir, so kung ganun, pinapalawak yung definition. Sabi niyo nga kanina, oh, dineclare na ba na terorista ang mauti? Ang IC, ang dineclare na ba? Hindi ko alam. Parang hindi pa yata eh. Pero, so, so ibig sabihin nito, no, how can you declare an individual to be a terrorist and not name the group? But was the group ever declared as such? Hindi pa ba? No. No, but I'm looking at it as a student, ah. Meaning, sige, dineklara. Meaning, mukhang pasok naman. Korte lang makakapagsabi kung pasok nga ba o hindi. Pero sino-sino ba yung nadeklara? Kasi yung clearly papasok sa definition yun ay Maute, ISIS, Shemaya Islamiyah, di ba? The usual suspects. So, maganda lang makita nga, ano ba yung track record ng ATC sa pagdedeklara? Sir, so it also gives question kung si na parang sino ba ang tinitignan or parang nagiging picky yung ATC? Hindi naman. Gano'ng kadalas ba sila nagpupulong? Ilan ba yung nasa agenda nila para ideklarang terorista? Nauna lang ba to o marami bang ibang pending pero may iniintay pa? Hindi ko talaga alam eh. Mas magandang sumagot ng mga katanungan yan ay ang ATC at ang mas magandang mag-question ng deklarasyon yan ay ang abogado ni Congressman Tevez. Pero hindi ba kayo personally rin napapaisip na bakit ang daming existing na armed groups
Yun nga, kagaya ng mga in-enumerate nyo. Hindi ako nawawala ng tulog sa gabing iniisip yan, kung yun yung tanong mo siya. Hindi, sir. Alam ko nakakatulog ka kasi masaya yung gabi mo eh. Pero sir, eto ba isang maganda rin na palaisipan na bakit yung mga existing armed groups parang wala sa picture? All of a sudden, may isang politician na biglang nasali at natag as terrorist. Makakaasa ka, Che, natatanungin ko yan at isensya tatanungin ko pagdating ng budget deliberations. Aasahan namin yan, ha? Senator Chis Escudero, wag puro salita, may magagalit. Hirap dyan, yung talk na wala namang ginagawa. Magagalit si Secretary Rimulya. Pag puro talk, wala namang ginagawa. Senator Chis, ha? Tanungin nyo talaga. Bakit anong kanilang basihan para isang tao na politiko eh ganunin. 'Di ba? Una-una wala pang ang guilty verdict ang ating husgado. Tapos sandali, pati yung mga bakit yung mas nauna pa si Tevez kaysa dun sa iba na napaka-obvious namang terorista.